Hello mga ka-province life. Ngayon nga ay pag-uusapan natin kung ilang buwan nga ba ako nag-alaga ng baboy at ilang buwan nga ba natin bago bininta yung mga pinakabigat na pinakamabigat natin na baboy ngayon, yung 108 kilos, 106, 103. Dahil nga maraming ka-province life natin ang nagtatanong, minsan kasi ay natatagalat tayo sa paggawa ng video mga ka-province life, lalong-lalo na sa mga request nyo, sa mga tanong nyo. Ngayon nga ay pag-uusapan natin at sasabihin natin kung ilang buwan nga ba yung pag-aalaga natin ng baboy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po para lagi po tayong updated sa mga darating nating video. Hindi na ako nakapagbihis, dalawang vlog yung ginawa natin ngayong araw, kasi bigla kong naalala yung mga tanong nyo na ilang buwan na ba yung pag-aalaga natin ng baboy. Natapos ko na sana yung unang vlog natin, pauwi na sana ako, naisip ko, dahil nga wala naman tayong ginagawa, ngayon nga ipag-uusapan na lang natin yung kung ilang buwan natin inalagaan yung mga baboy natin. Sobrang init ngayon mga province life, baka nagtataka yung iba na bakit marami tayong tato. Ito yung bago nating tato, ipapakita ko lang muna. Mapa. Basta mapa siya, maraming kumpas, maraming orasan at kumbaga yun yung ano natin sa buhay, yung mapa, yung direksyon, maraming pinuntahan at mapupuno to sa mga susunod na hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon nga ay ipagpapatuloy na natin yung kung anong content natin sa video na to. Siyempre, sisimulan natin yung baboy natin sa biik pa sila. Yun nga lagi kong sinasabi na 45 days at saka 40 days yung nabili natin na biik. Kung nakikita nyo naman, yan yung biik natin. Nasa, kumbaga nasa isang buwan at kalahati na yan bago nating binili. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung kung ilang buwan ba natin sila inalagaan at kung ilang buwan yung baboy natin mula panganak. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Bago natin alamin yung kabuuan na buwan ng pag-aalaga, isisingit ko na lang muna dito yung ano, yung mga, syempre may mga ka-province life pa rin tayong nagtatanong kung ilang beses akong nagpupurga. Kahit paulit-ulit man ito mga ka-province life para lang malaman ng mga bago natin na ano, bagong ka-province life natin. Yung pagpurga ay dalawang beses lang. Ang ginagawa kong pagpurga ay mula sa pre-starter. Pag nag-starter ako, doon ako magpupurga. Mula sa starter papuntang grower, magpupurga ako ulit doon. Dalawa 'yon. Yung sa pagbabitamins naman ay sa baboy natin ngayon ay 5 beses, parang sobrang dami ata 'yon. Kasi yung inuulit ko naman yung unang baboy ko ay 1 beses lang ako nagvitamins yung first batch. Yung pangalawa ay parang 2 lang, yung pangatlo ay parang 2 lang din or 1. Ngayon lang yung pinakamarami. Pwede naman yung 1 beses lang. 2 beses, okay na yun. Kumbaga, meron lang kasi tayong sinusubukan kung ano ba yung maganda, kung talagang maganda ba yung pagbabitamins. Kaya, ngayon ay 5 beses ako nagvitamins. Wala naman gaanong masyadong ano, pero maganda yung naging resulta yung 5 pagbabitamins ko. Kaya, yun. 5 beses ako nagvitamins at 2 beses ako nagpurga. Iba na yung, ano ha, iba na yung purga ng inahin, iba na yun kasi mag-iinahin tayo, iba na yung ano na yun, iba na yung pangpurga na yun. Sa kung ilang buwan naman yung pag-aalaga mga province life ay dito kasi sa amin ay kailangan daw mas matagal. Pwede mo namang ibinta yung baboy mo sa edad na 3 buwan at kalahati mula nung nabili mo yung biik. Pero syempre pinapatanda pa natin kasi nga sinasabi ng mga matadiro yung bumibili, pag mas may edad yung baboy, mas mabigat daw. Hindi ko alam kung totoo, pero napapansin ko na totoo naman. Kasi yung first, yung dito na kulungan, kung napansin nyo, mas malalaki sila. Pero yung timbang nila 100 lang at saka 107. Ano lang yun sila, 4 months. 4 months yun sila na bininta natin, 4 na buwan. Yung sa doon, medyo mas maliit sila yung size nila at same katawan lang, pero mas mabigat. Pag nag-ano kasi ako ng baboy ay ano,
sa 4 months pa lang, ay bago pa lang mag 4 months ay naghanap na ako ng buyer. Siyempre para pagdating ng ano, pag yung feeds na nabili mo na ipapakain, yun na yung pag naubos yun, dapat naubos na rin yung baboy mo. Kaya nag-start ako ng naghanap na ng ay hindi naman naghanap kasi may nagbibili naman tayo, kumbaga naka-schedule na, ipapa-schedule mo na yung baboy ko sa 4 months, doon ako nag-uumpisa. Maubos yan sa hanggang kung kailan nila maubos. Umaabot ng 4 months at kalahati or higit pa minsan. Yun yung pag-aalaga ko na sa nagbibinta ko ng baboy sa loob ng 4 na buwan hanggang sa 4 na buwan at kalahati. Kung tatagal pa, aabot man ng 5 buwan kung hindi pa rin nila nabibili. Kasi nga sobrang daming ano, okay lang kasi nandiyan naman yung feeds na nabili natin, hindi naman yun maubos agad. Kaya yun. 4 na buwan tayo nagbibinta mga province life ng alaga nating baboy, 4 na buwan at kalahati. Yun po yung pinakasaktong-sakto na buwan ng pagbibinta natin dahil maraming ka-province life natin ang nagtatanong kung ilang buwan ko ba inalagaan yung mga baboy natin. Ibig sabihin yung baboy natin mula panganak ay nasa 6 na buwan siya mahigit dahil 1 buwan at kalahati na siya nung nabili natin. Nasa 6 na buwan siya. 5 to 6 months yung alaga nating baboy bago natin sila ibinta. Ganun po katagal. Matagal din yung 4 months. Merong isang ano, pwede mo naman ibinta ng 3 months or 3 buwan at kalahati pag puro na feeds na talaga yung pinapakain mo. Maraming budget tayo. Puro na feeds na mas marami kaysa sa dapat mong ipakain. Ang ibig yung sabihin dun ay ang dapat, kung ang kinakain lang ng baboy ay 1 kilo, ang ipapakain mo sa kanila ay 2 kilo. Ganon yung style kung may budget lang man tayo. Yun nga, at maraming salamat at naggawa ko na rin tong video na to. Ang tagal ko nang gustong gawin kaso lang nakakalimutan ko, minsan busy tayo, may ibang ginagawa tayong vlog, at nagawa ko na rin kung ilang buwan nating inalagaan yung mga alaga nating baboy. Yun nga, 4 na buwan hanggang sa 4 na buwan at kalahati. Yun po yung pinaka matagal na natin. Si Damulag at si Puti ngayon ay nasa 5 buwan na sila. 5 buwan mahigit na yata. Nakalimutan ko na, basta yun na yung edad ni Damulag at ni Puti mula nung nabili natin, nasa 5 buwan na. Magpipitong buwan na sila, magpipitong buwan na mula nung pinanganak sila. Yun nga, sila yung gagawin nating inahin. Sana ay maging maganda yung resulta dahil first timer. Sana ay pala rin tayo sa pag-aalaga ng inahin. Dahil nga sa August ata or September ako nag-start ng pag-aalaga ng baboy. Magdadalawang taon na tayong nag-aalaga ng baboy, 4 na batch. Ito yung dahilan, kung napapansin nyo, matagal tayong hindi nakapagbili ng bake. 4 na batch lang yung ano, yung 2 taon. Kasi syempre, matagal-tagal din na hindi tayo nakapagbili ng bake. Ngayon, ganun yung ginagawa natin minsan kasi kailangan muna nating magpahinga muna sa araw-araw nating ginagawa na gumising ng umaga hanggang ilang buwan yon. Ngayon ay kailangan muna natin magpahinga ng konti bago maghanap naman ng biik. Yun po yung dahilan kung bakit minsan ay natatagalan, nasa 2 linggo yung nabakante yung kulungan natin dahil nagpapahinga muna tayo ng sandali at naghahanap din ng biik. Habang nagpapahinga tayo ay naghahanap tayo ng biik mga province life. Kasi yung biik, pag pinuntahan mo yung may-ari ng biik, hindi naman timing na insakto talaga na pwedeng-pwede mo nang kunin. Magpapareserve ka pa dahil yung biik nila, halimbawa, yung biik nila ay 30 days pa, kailangan mo pang maghintay ng 15 days bago mo sila makuha dahil 45 days yung kukunin natin. Kaya ganun po yung katagal ng paghihintay natin. Hindi madali. Okay lang sana kung matagal na tayo nagpareserve. Ayaw ko kasing magpareserve ng biik na mayroon pa yung baboy natin. Kasi baka yung baboy natin matagalan ng kuha, tapos yung biik ay umabot na ng 45 days, siyempre wala tayong mapapaglagyan. Kailangan mo nating ibinta bago tayo magpa-reserve. Yun po yung ginagawa natin. Yun, maraming salamat mga province life. At yun, nasagot ko na rin na kung ilang buwan yung pag-aalaga natin ng baboy, sobrang tagal na rin natin gustong gabin to dahil maraming ka-province life natin ang naghihintay. Yun nga, at shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Daryl Simbrano ng Sambalis. Maraming salamat. Shoutout sa'yo, Daryl Simbrano. Shoutout din kay Harbin San Juan. Shoutout sa'yo, Lods. Maraming salamat, Lods. Shoutout sa'yo. Shoutout ulit kay Leonard Amores. 4 months na siyang nanonood. Silent viewers lang natin siya. Ngayon lang siya nagpa-shoutout at nag-comment. Maraming salamat. Leonard Amores, shoutout sa'yo. Yun nga mga ka-province life, parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta.
Maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming maraming salamat po, mga ka-Province Life.